Okay guys, ngayon tatakal natin yung volume. So, didiscuss natin kung ano yung importance ng volume at kung paano siya ginagamit. Okay? Simulan na natin. Alright guys, ayun, andito na tayo no, sa chart natin. So, didiscuss natin kung paano ginagamit yung volume. So, hindi na tayo lalayo ano. Doon tayo sa gusto ng mga bata. Ayun. Jollibee. So kay Jollibee no. So andito na tayo kay Jollibee. So ito yung kanyang ito ginagamit natin no kay Instagram yung kanyang chart. Nakikipag-chart lang tayo. So dito tayo nagdi-discuss. Pag meron tayong iti-discuss kay Instagram tayo. So kay Jollibee, so ito siya no, JFC, yan na siya. So ngayon punta tayo sa, para makita natin si volume, punta tayo sa dito sa indicator. So click lang natin to, yan lumabas dito yung mga indicators. So hanapin natin si volume. Ito siya. Yeah, so click lang natin 'yan. Yo, lumabas na dito, no? May lumabas sa baba. So paano ba binabasa, guys, no? So si-set up natin 'to, si volume, click lang natin 'to. So naka-set up na siya, no? Ang nakasulat dito is sabi niya volume 20. So, yung para visible lang yung kanyang color. So, pwede rin natin siyang setup. So, halimbawa, itong pula niya, ito nasa volume na tayo yung sa style niya. So, yung pula niya, pwede natin siyang yan, tingkaran or kahit hindi na, ganyan lang. Tapos itong blue niya or green, pwede rin natin niyang tingkaran. Ayan, ganyan na lang yung setup natin. Tapos yung input natin, yung MA lang is 20 lang siya. Okay na yan. So tapos click natin okay. Yon. Tapos guys no, yung setup niyo nung time frame niya depende kung anong klaseng trader kayo. O tulad nito, pang day trade ito. Pwede rin naman yung 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15, kung within a day kayo nag-trade, kung day trader kayo, yun, kailangan nakaset up talaga yung volume nyo, depende kung anong klaseng trader kayo. So ito guys no, yung volume natin nakaset, yung time frame nya is a day siya, a day. Pwede rin namang week kung long term kayo, or month, 3 months, 6 months kung long term kayo. So sinet up natin siya ng 1 day kasi yung mga swing trader, yan yung ginagamit ng mga swing trader. So volume 20 no. So yung MA niya is 20 lang siya, yung parang moving average niya. So nakaset tayo ng 20 days. So paano mo ba makikita yung 20 days dito? 20 days ayan. 20 days. So halimbawa, dito na tayo no, yung pinaka last trading day niya is ito siya, 8:23. So bilang tayo ng backward. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, yan yung kanyang moving average 20. So, within 20 days, ibig sabihin lang nun yung moving average 20. So, paano ba binabasa
si volume. So ganun, no, yung naka-set up siya ng 20 moving average, 20. Tapos ito, no, tapat natin siya. Yan. So nakatapat siya. Kung anong tapat niyan, ganun din yung candlestick niya. So ibig sabihin, kapag pula ito, ibig sabihin maraming nagbenta. Pag green siya, ibig sabihin maraming bumili or sell ito, yung action niya. Sell yung action. Hindi, buy yung action niya. Ito yung sell. Sell action, buy action. So, yan lang naman yung kulay nung ano natin eh, nung candlestick natin. Ganon din yung kulay nung kanyang volume. Pag pula, ibig sabihin, sell action sa volume. Pag green, ibig sabihin, buying action sa volume. So, tapat natin yung candlestick natin. So, ito. Yan. Tingnan natin yung volume natin dito, guys. So, may lumalabas na price, no? Ibig sabihin, yan yung inabot ng share na naibenta or binili. Halimbawa, pag ito, binenta. Pag pula, binenta. Nabili. Nabenta. Nabili. Tingnan nyo, guys. Yung price dito nag-iiba, diba? So, pag pula siya, ibig sabihin, nagbebenta ka doon or sila nagbebenta. Pero pag green siya, ito tulad dito, yan o. Yan, tinapat ko dito. Ibig sabihin, tingnan mo yung price doon sa may volume niya. Ibig sabihin, kulay green siya. Pero pag tinapat ko dito sa kulay pula, ibig sabihin, pula din siya, no? So, ibig sabihin, may nagbenta sa araw na to. So, pag green siya, ibig sabihin, may bumili sa araw na to. O, yun lang yung kanyang ibig sabihin nun. So, yung mga nakikita nating numbers, yan yung inabot nung price na nabenta or nabili sa araw na yon. Halimbawa, tulad nito dito. So, ang presyo niya is, ang price niya nakikita natin, 882.71k. So, yun lang yung nabenta sa araw na yon. Kasi, tignan nyo guys, maliit lang yung range niya, oh. Mula dito hanggang dito. Yan. So, maliit lang yung kanyang candlestick. Pero, umabot siya ng 882,000. So, tignan natin ito. Napakaliit niya pero maraming bumili dito. Nakikita nyo ba guys na yung price niya is nasa 622,000 yung kanyang yung bumili doon sa araw na yon. O tignan naman natin tong yung mahabang candlestick dito. Ito tulad nito. So marami. So dito, no. So yung candlestick na to is downtrend siya hanggang dito. Simula dito, the next day, nag-downtrend siya. Pag ganun. Mula dito hanggang dito. So, pula siya lagi. Ibig sabihin, maraming nagbebenta niyan. So, dito sa araw na to, ang nabenta is 1.115 million yung kanyang benta sa araw na yon or ibinenta sa araw na yon. The next day, so 875k. So the next day na naman, bumulusok siya dito. So marami nang nagbenta sa araw na yon, umabot ng 5 million. So ang laki nung ano niya, nung body nung ano, nung candlestick mula dito hanggang dito. Ibig sabihin, malaki yung volume nung naibenta sa araw na yon. So ano ba yung kulay nung candlestick? Ibig sabihin, kung pula, ibig sabihin is
sell, 'di ba? Ibig sabihin may nagbenta sa araw na 'yon. Ibig sabihin kasi ng volume is a price action within a day. O depende sa inyong setup doon sa chart. Kung saan kayo epektibo na trading, i-set up niyo yung inyong chart depende sa kung saan kayo effective. So yun, basta pag-aralan niyo lang kung ano yung lumabas sa araw na to, sa susunod na araw malalaman niyo kung ano yung action niya. Tulad nito, hindi naman palaging ano yan, palaging downtrend siya. Tulad nito, nag-downtrend siya dito hanggang dito. Yan, the next day mayroon siyang uptrend, no? Dito nagsimula, dito nagbukas yung open price, dito nagtapos. So tignan natin yung price action nito. So ayun guys, oh, 4 million for yan, nakikita nyo yung dito. Tignan natin dito. Yo, no? Ibig sabihin, isa-isang araw lang nito ang nag-execute, ang nabili na shares ay nasa 4 million agad. Sabi nating 4.4 na lang yan. 4.4 million. So ibig sabihin sa isang araw na ito, kasi sinet natin yung time frame ng chart natin is ito. Yan. One day siya, 'di ba? So yan, nakaset na yung volume natin is per day. Tapos ito sa araw na ito, ayan, no? 2019 7/26. So yan yung araw na yon. So ibig sabihin ang na-execute doon, ang bumili or ang nabenta is 4.4 million. So laki, no? Tapos the next day naman, ito na yung action niya sa araw na yon. Naging pula siya. So maraming nagbenta, 2 million siya. Yan, makikita nyo dito guys, oh, yan, kung magkano yung price action niya within a day or minute, depende sa inyong time frame sa inyong chart, or depende kung anong klaseng trader kayo. So set up nyo rin yung ano nyo, yung chart nyo, kung anong klaseng trader kayo. Yun, ganun lang po magbasa ng ano, ng volume. So halimbawa, hanap pa tayo ng example. Ayan, si Cebu. Anong nakaraang araw, para siyang sumabog, kailan ba to? Hindi, nung grabe yung kanyang bulusok. Oh, so ito, no? Oh, maraming nalugi dito, kay Cebu. Kay Cebu Pak. Kaya Pak the Pak. So guys, no? Tingnan natin yung kailan ba ito nangyari. Kailan ba ito nangyari? July 9. Ayun. So nakaset pa rin siya ng one day. So nakaset pa rin siya ng yung volume niya is at MA20. Tingnan natin dito nung July 7. Ah, hindi, July 9. Ito siya. Lumagapak yung presyo niya. Tingnan natin dito yung volume. Yo, marami nalugi dito, guys. Oh, maraming nagbenta. So ibig sabihin, pag nakita mo pula yung candlestick, ibig sabihin maraming nagbenta. Pag green naman, ibig sabihin maraming bumibili. Okay? Ganun lang guys, yung pagbabasa ng candlestick. Okay, maraming salamat sa inyong oras at sana kahit papano, kahit medyo ako ay kagigising lang, sana may naintindihan kayo. Salamat at sa susunod, yung ibang ano naman, yung ibang indicator naman.
yung ating tatakil o i-discuss, sapagkat makakatulong yung mga ganitong pag-aaral. Magbigay lang kayo ng oras nyo sa panonood, kahit hindi sa akin, basta manood kayo kung interesado talaga kayo sa trading. So makakapagbigay ng additional knowledge yung panonood, pagbabasa sa books, pag-search sa Google or sa kahit saan, sa YouTube, sa Facebook. Maraming mga tutorial dyan na hindi lang ako yung nagbibigay ng kaalaman, kundi mas marami pang magaling dyan. So yun guys, maglaan lang kayo ng panahon nyo sa inyong trading para kayo ay matuto. Okay, maraming salamat at magandang araw. Hello guys, no? Ayan, kahit kagigisi lang natin, gumawa pa rin tayo ng discussion natin. So, subscribe na lang po kayo sa ating channel at para sa susunod na ating video ay updated po kayo. Salamat!